Isang maulang umaga ay makikita ang dalawang lalaki na nakasakay sa isang kotse. Ang lalaking ito ay si Jiyong Do, isang asasin. Kasama nito ang binatang si Rahon, isang baguhan subalit magaling ring asasin. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap at nais ni Rahon na yumaman upang mamuhay sa ibang bansa. Nais namang maging singer ni Jiyong Do subalit wala siyang sapat na talento. Sinabi ni Rahon na pangit ang pagiging singer dahil kapag laos ka na ay wala ka ng halaga kagaya ng kanyang kakilala. Sinimulan nila ang trabaho at kinuha ni Rahon ang isang box upang dalhin sa loob ng isang warehouse. Sa elevator ay nagalit sa kanya ang isang pulis dahil hindi raw inaayos ng mga delivery guy ang pinapadala sa kanila. Hindi nagustuhan ng pulis ang kanyang sagot kaya't binatukan siya nito. Lumabas siya at pinulot ang nalaglag na sombrero. Dumiretso naman ang pulis sa isang kwarto na bantay sarado ng mga pulis. Inilabas nila ang isang lalaki na kanilang pinoprotektahan. Sa oras na iyon ay pumasok si Rahon kaya't pinigilan siya ng pulis. Nakita nitong may butas ang dala niyang box at pinatay niya ang mga pulis. Sinugod niya ang mga pulis at nakapasok sa kwarto. Namatay ang ilaw at madali niyang napatay ang mga ito. Nagmakaawa ang lalaki, subalit tinuluyan niya ito. Habang palabas ay biglang may umatake sa kanya at nalaglag siya sa hagdan. Nang lumapit ang lalaki, ay si Jiyong Do ito at sinabing ginawa lamang niya ang utos sa kanya. Humingi ng pabor si Rahon bilang huling kahilingan. Rumesponde ang mga pulis at pasimple namang umalis si Jiyong Do. Nagpalit siya ng damit at iniwan ang kanyang sasakyan sa dalawang lalaki. Sumakay siya ng tren at pumunta sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Nakarating siya sa opisina at binati ang kanyang mga katrabaho. Pumasok siya sa storage room at binuksan ang sikretong lagusan. Naghihintay roon ang isang babae at ibinalik niya ang ginamit niyang baril. Dumating ang kanyang boss na si Guan Jong at tinatanong nito kung bakit late na siya bumalik. Nagsorry siya at hindi sinabi ang dahilan. Kinaumagahan ay pinuntahan niya si Ban Ji-hun, isa ring nagtatrabaho dati sa kumpanya. Sinabi niyang humingi ng pabor sa kanya ang isang tao upang ibigay ang naipon niyang pera sa pamilya nito. Sumagot ito na kung patay na ang taong iyon ay kahit hindi na niya ibigay ang pera. Nais malaman ni Yong Do kung bakit nag-resign si Ji-hun. Ikinuwento nito ang isa niyang misyon. May pagkakataon siyang buhayin ang lalaki, ngunit pinili niyang patayin ito. Sa labas ay nakita niya ang sasakyan ni Ji-hun. Sinabi nitong kapag namatay na siya ay sa kanya na ito. Sa kabilang dako naman ay tinitingnan ng mga pulis ang CCTV footage para malaman ang pagkakakilanlan ng asasin. Nahanap naman ni Yong Do ang address ni Rahon upang ibigay sa ina nito ang pera. Napagtanungan niya ang kapatid ni Rahon, subalit sinabi nitong patay na ang kanyang ina. Nakialam ang kaibigan nitong lalaki, kaya't pinilipit niya ang kamay nito. Sumugod ang dalawa, ngunit madali niya itong napabagsak. Lumabas si Mion, kaya't nagpakilala siyang katrabaho ni Rahon. Ibinigay niya ang pera at sinabing nasa abroad si Rahon dahil sa trabaho. Ibinigay niya ang card ng kumpanya bilang patunay. Subalit galit ang kapatid nito dahil noong araw na namatay ang kanilang ama, ay tumawag lamang ito sa ospital at umalis para sa kanyang trabaho. Nagtalo ang mag-ina at sinabi nitong dating singer si Mion. Pinatugtog nito ang kanyang kanta kaya't nagalit si Mion. Paborito ni Yong Do ang kantang ito at naalala ang kanyang kabataan. Si Mion pala ang paborito niyang singer ng panahong iyon at meron siyang koleksyon ng mga album nito. Pag-uwi niya ay muli niyang pinakinggan ang mga awitin ni Mion. Kinaumagahan ay nakasabay niyang pumasok si Chairman Dion, ang may-ari ng kumpanya. Habang patungo sa kanilang sikretong kwarto ay sinabi ni Chairman Dion na meron silang sunod na misyon. Ibinigay sa kanya ang mga impormasyon tungkol sa taong iyon. Dati nila itong magaling na asasin, subalit nasagasaan ang anak nito. Mula noon ay nawala na ito kasama ang lalaking nakabangga sa kanyang anak. Ang lalaking iyon ay si Direktor Jin. Dahil naaalala nito ang kanyang anak ay pinagmamasdan nito ang batang naglalaro. Nagalit ang bantay roon kaya't sinapak niya ito at bumagsak na lamang. Sinundan niya ito habang pauwi ng bahay. Nakita niya ang lumang larawan ni Mion at paglingon niya ay wala na si Jin. Muli niya itong nakita at sinundan ito. Subalit nang dumating sa madilim na eskinita, ay bigla na lamang siya nitong tinutukan ng baril.
Sinabi niyang wala siyang balak na patayin si Jin, bagkus ay nais lamang itong kausapin ni Chairman John. Sinabi nitong wala na siyang balak bumalik at pinatulog si Yong Do. Nang makabalik sa kumpanya, ay nilagyan ng yelo ni Guon ang tama niya. Sinabi rin nitong nalalapit na ang kanyang promotion. Pumunta siya sa isang market at pumasok sa isang shop. Dito ay makikitang buhay pa si Rahun at nais nitong malaman kung bakit kailangan siyang patayin. Sinabi ni Yong Do na hindi talaga parte ng kumpanya si Rahun at umalis na siya. Samantala sa kumpanya ay pinag-uusapan nila ang kanilang bagong misyon. Ang kanilang target ay si Kevin Lee. Dumating si Kevin sa parking area at tinanggal nila ang recording ng CCTV upang walang ebidensya. Habang naglalakad ay nakita ni Kevin na papalapit sa kanya si Yong Do. Nagpatuloy ito sa paglalakad at nakita naman sa unahan ang lalaking may dalang pushcart. Nagmadali itong pumunta sa elevator subalit hindi ito bumubukas. Nang bumukas ito ay binaril ito ng babae at sinalo naman ng pushcart ang isang lalaki. Paglabas ay inutusan niya ang dalawa na mauna na sa kumpanya upang mag-report. Dumiretso siya sa isang restaurant kung saan ay naroroon ang pamilya ni Rahun. Sinabi nilang naaksidente si Rahun, subalit sagot naman ng kumpanya ang lahat ng gastusin. Bilang pasasalamat ay bumili ng beer si Mion para sa kanila. Masayang pinagmamasdan ni Mion ang dalawa niyang anak dahil minsan lamang magkasundo ang dalawa. Habang nagkukwentuhan ay nakatanggap siya ng mensahe na papalitan na si Direktor Jin. Tinawagan niya si Guon at kinumpirma nito ang balita. Pinuntahan niya ang bahay ni Direktor Jin at nilabanan siya nito. Napabagsak niya ito at tinutukan ng baril. Binigyan niya ito ng pagkakataon upang tumakas. Subalit wala na rin itong mapupuntahan, kaya't sinabing patayin na lamang siya. Kinaumagahan ay sama-samang kumain ang mga asasin ng kumpanya. Isa itong selebrasyon para sa promotion ni Yong Do dahil sa pagpatay kay Direktor Jin. Ibinigay sa kanya ang nameplate, kaya't nagpasalamat siya sa harap ng mga ito. Nag-text siya kay Mion at niyaya itong lumabas. Pumunta sila sa isang coffee shop kung saan nais ibenta ng may-ari nito ang shop kay Mion dahil kaibigan niya ito. Natuwa naman ang kaibigan ni Mion dahil nakatagpo na ng lalaking mamahalin si Mion. Sa kabilang dako ay napagtanungan naman ng mga pulis ang kaibigan ng kapatid ni Rahun. Sinabi nitong nakita niya ito sa TV kaya't hindi nito kilala ang hinahanap ng pulis. Inihatid niya si Mion at nakita siya ng pulis. Namumukhaan siya nito kaya't nilapitan siya ng dalawa. Hiningi nito ang kanyang ID at tinanong kung saan siya nagtatrabaho. Sa kasamaang palad ay ibinigay ni Mion ang contact number ng kumpanya na ibinigay niya. Sa kabilang dako ay makikita naman sa CCTV na binisita ni Direktor Jin ang libingan ng kanyang anak kaya't itinawag ito sa kumpanya. Nahuli ng mga ito si Direktor Jin at iniharap sa kanya. Ibinigay sa kanya ni Guon ang isang ballpen upang tapusin ang kanyang trabaho. Binuksan niya ang ballpen at sinakal si Direktor Jin gamit ang alambre sa loob nito. Naputol ito at bumagsak si Direktor Jin. Ibinigay ni Guon ang kanyang necktie kay Yong Do upang tuluyan si Direktor Jin. Pumunta naman sa kumpanya ang dalawang pulis at nakita siya nito. Pumasok ang dalawa at nakitang normal na kumpanya lamang ito. Ibinalot nila ang katawan ni Direktor Jin at nakita sa CCTV na kausap niya ang dalawang pulis. Pinatawag siya ni Guon at nagalit ito dahil malalagay sa alanganin ang kumpanya dahil sa dalawang pulis na iyon. Kinagabihan ay sinundo niya si Mion at kumain sila sa labas. Pag-uwi ay binigyan siya ni Mion ng isang regalo. Sinabi naman ni Yong Do na bibilhin niya ang coffee shop para kay Mion. Kinaumagahan pinuntahan nila ang shop at binili nga ito ni Yong Do. Kumanta si Mion at napalingon na lamang si Yong Do dahil sa ganda ng boses nito. Samantala naghihinala naman ang mga pulis sa kumpanya kaya't inimbestigahan nila ito. Ibinigay naman kay Chairman John ang mga larawan ni Rahun upang patunayan na hindi sinusunod ni Yong Do ang utos sa kanya. Kinaumagahan ay hawak-hawak ni Yong Do ang kanyang resignation letter. Isinama siya ng dalawang asasin, subalit nahalata niyang may binabalak ang mga ito. Bigla siyang binaril ng lalaki, buti na lamang at naiwasan niya ito. Bumangga ang kanilang sasakyan at inatake rin siya ng babae. Nakalabas sila ng kotse at naglabas ng patalim ang babae. Napigilan niya ito subalit inilabas nito ang isa pang patalim. Napabagsak niya ang babae at sa pagbangon nito ay nabangga ito ng sasakyan.
Tinawagan niya si Rahon at sinabing alam na ng kumpanya na buhay siya. Sinundo niya ang tatlo at inilayo sa lugar na iyon. Dinala niya ang mga ito sa bahay ni Jaehyun. Nagpaalam siya kay Jaehyun na babalik sa kumpanya upang kunin ang naipon niyang pera. Wala na rin siyang nagawa kundi ang sabihin kay Mi-yeon ang katotohanan. Kinaumagahan ay sumakay siya ng bus upang bumalik sa kumpanya. Mahigpit ang naging pagbabantay dahil alam ng mga itong maaari silang balikan ni Yong Do. Subalit dahil alam niya ang pasikot-sikot sa lugar ay nagawa niyang malusutan ang mga ito. Pumasok siya sa basement at makikita roon ang perang kanyang naipon. Gabi na nang makabalik siya sa bahay ni Jaehyun. Pagpasok niya ng pinto ay tinutukan siya ng baril ng dalawang lalaki. Wala siyang magawa dahil nasa panganib rin ang tatlo. Nais ni Jaehyun na bumalik sa kumpanya kaya't ipinagkanulo siya nito. Sinaktan siya ni Jaehyun kaya't humingi siya ng tawad at nagmakaawang palayain ang tatlo. Inataki niya ang dalawang lalaki kaya't pinaputukan siya ni Jaehyun. Naagaw niya ang isang baril at napatay niya si Jaehyun. Sa kasamaang palad ay tinamaan si Mi-yeon at binawian ito ng buhay. Kinaumagahan ay inayos niya ang mga armas at nagsuot rin ng bulletproof vest. Ginamit niya ang mamahaling sasakyan ni Jaehyun at tinungo ang kumpanya. Binigyan naman ng mga pouch ang mga empleyado at makikita ang baril sa loob nito. Gamit ang ID ni Jaehyun ay nagawa niyang makalampas sa security. Pinasok niya ang opisina at hinanap si Chairman Jun. Bumunot ang babae kaya't pinatay niya ito. Dumaan siya sa mga kapwa niya assassin at hawak na ng mga ito ang kanilang armas. Sinalubong siya ng tatlo at sinabing wala roon si Chairman Jun. Binaril siya ng mga ito buti na lamang at nagawa niyang tamaan ang ilan. Nakailang ulit siyang tinamaan buti na lamang at meron siyang vest. Nakapasok siya sa kwarto at na corner ng kalaban. Binaril niya ang fire extinguisher kaya't hindi siya makita ng mga ito. Pumasok ang dalawa ngunit natakot ang mga nasa labas dahil hindi na ito sumasagot sa kanila. Lumabas siya at pinagbabaril ang mga ito. Tinawagan niya ang pulis upang ipaalam ang nangyayari. Pinuntahan niya ang sikretong lagusan at pinatay ang babaeng bantay roon. Lumabas ang isang magaling na assassin at nilabanan siya nito. Napabagsak siya nito subalit nadampot niya ang shotgun kaya't namatay ang assassin. Nahanap niya si Chairman Jun at pinapatanggal nito ang mga ebidensya. Pinatay niya ang lalaking sumalubong sa kanya na lalong ikinagalit ni Chairman Jun. Babarilin sana siya ni Chairman Jun buti na lamang at naunahan ito ni Rahon. Itinuro niya kay Rahon ang lihim na daanan palabas ng kumpanya. Subalit dumating si Gun at binaril silang dalawa. Nalapitan niya ito at sinakal gamit ang cable na nasa loob ng ballpen. Nakawala ito kaya't pinahirapan siya nito. Sa huli ay nagawa niyang maihulog ito sa building. Nilapitan niya si Rahon at sinabing kailangan nitong mabuhay. Tinanong nito kung bakit. Sumagot si Yong Do na deserve niyang mabuhay para sa kanyang kapatid. Dagdag pa nito na hindi niya kailangang magtrabaho lang upang mabuhay. Kailangan niyang maging masaya at makahanap ng makakasama habang buhay. Maya-maya pa ay makikitang palabas na ng building si Yong Do at naghihintay na sa labas ang mga pulis. Nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat, kaya't nagawang makalayo ni Rahon sa lugar na iyon. Tinitingnan na lamang ni Yong Do habang naglalakad papalayo si Rahon.